Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito tayo ngayon sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong pananoorin video ngayon. Ito po ay nagmula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging update po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Tito Vic and Joey, kinasuhan na po ang Tape Incorporated at ang GMA7 dahil po sa patuloy na paggamit ng pangalang Itbulaga sa kanilang programa. Ito po yung hinihintay natin ng mga moves, no? Nag-file na po, finally. Yung kala ko, hayaan na lang nila pareho eh. Yung it na lang itong TVJ, tapos yung gagamitin na lang ng tape yung Itbulaga. Pero ito na po yung time na talagang gusto na ng TVJ na kunin nila, no? Siyempre, legality na yan, no? Tayo naman, hindi naman tayo mga abogado. Hayaan na po natin yung legal sa mga abogado. Pero kung ako magpapasya dyan, sino ba talaga may ari niyan? Eh, kung sino nakaisip, di ba, kanya pwedeng gamitin, utot mo, ba? Di ba? Yun yung nangyari sa Itbulaga, eh. Kala Tito Vic and Joey yung pangalan. Actually, kay Joey De Leon yung pangalan na Itbulaga. So, besides technicality ng batas, sa akin po, ang may-ari talaga niya si Joey De Leon. Kung kiniklaim na nila, pinatitigil na nila wag nang gamitin ng Itbulaga ngayon ng tape at ng GMA, yun po yung kinaso nila, no? Hindi naman sila humingi ng danyos. Ayon po rito sa balita, pinatitigil lang po nila yung paggamit para maangkin na nila yung paggamit ng Itbulaga. Gusto nila magpasya yung korte at pinasasagot po yung Tape Incorporated at saka itong GMA 7 kung bakit hindi dapat payagan na ang gumamit ng Itbulaga ay ang TVJ, no? Isa pa, expire na rin. Nag-expire pala yung copyright na yan, no? Expire na rin yung paggamit ng Tape Incorporated. Kung sila man ay nakapag-apply, expire na rin yun. Kaya lang nga ganito, kung magre-reapply sila, usually, pinapaboran sila, no? Pero usually kasi ang nag-a-apply, yung may-ari talaga eh. Ito po kasi ang nag-a-apply, hindi siya yung may-ari eh. Ha? Hindi talaga sa kanya yung pangalang Itbulaga, kundi kay Joey De Leon. Kumbaga, unfair yun sa totoong nakaisip. Totoo naman yun eh. Eh dapat nga hindi pa ginagamit yung pangalan ng Itbulaga dahil nakapending pa yung kaso na yan eh. Dapat hihintayin pa muna nila yung desisyon. No? Dapat hinintay muna ng new EB, ng management ng tape, ang desisyon ng korte kung kanino talaga mapupunta yung pangalan ng Itbulaga. Diba? Ang E80 nga eh. Si Sir Joey De Leon na may karapatan talagang gumamit sa pangalan na yan, hindi nila ginamit. Diba? Hindi ginamit ng TVJ. Bagkos, ang ipinangalan nila ay E80. Diba? Hindi nila ginamit yan. Pero may karapatan silang gamitin. So, yung tape is ginamit nila yan. Kasi nga sinasabi nila nakarehistro yan. Sila nagparehistro, ganito, ganyan. Pero yung sinasabi nga ni Sir Badong, ang tunay na may-ari niyang pangalan na yan ay talagang si Sir Joey De Leon dahil sa isip niya nang galing yan. Kung hindi dahil sa isip ni Sir Joey De Leon, hindi mabubuo yung pangalan ng Itbulaga. Diba? At pinaglalabanan din ngayon yan sa korte. So, dapat hindi yan ginagamit muna. No, dahil ang TVJ nagbigay galang sa korte. No, kahit sabihin na tape ang nagparehistro niyan, dapat nagbigay galang din dahil yung pangalan na yan nasa intriga tong pangalan na to, nasa issue at nakapending pa sa korte, dapat hindi natin ginagamit. Eh ang nangyari, ginamit nyo. Kaya lalong-lalo na nagka-problema, 'di ba? Marami kayong natatanggap na hindi magandang komento, reaction sa lahat ng mga tao at mga komento. 'Di ba? Pero kung ibinigay nyo lang sa korte ang desisyon at hinintayin nyo na lang, edi sana walang problema at nagpalit na lang kayo ng pangalan. Ganun lang naman yun eh. Kung sino ang manalo, siya gumamit ng Itbulaga. Kung sino may karapatan, edi yun. Respetuhan na lang. Diba? Sa tingin ko, malaking-malaki po yung yung pag-asa na makuha ng TVJ to dahil si Joey talaga yung nakaisip nun.
Hindi, besides nga yun sa trademark versus entertainment, Danilo eh. Kahit lahat na nga ngayon na legal, di ba? Kay Joey De Leon yun, ikalawa. Narinig ko kasi isang abogado sa, ano eh, sa... yung isa sa magaling na abogado sa, ano, sa mga copyright. Yun yung sinabi nila, ang laki-laki talaga ng chance na makuha ni Joey yung pangalang Itbulaga. Kasi lahat ng tao, at may mga tape, yung TVJ, yung Itbulaga, na pinapaliwanag ni ano ni Joey De Leon yung kwento ng Itbulaga, di ba? Kung saan nagmula yung pangalan na yun. Kaya napakalaki po ng chance na makuha talaga ni Joey De Leon na kanya yung Itbulaga. Dahil alam ni Sir Joey De Leon ang history ng Itbulaga, no? Hindi lang yun ang ebidensyang pwede nilang ilabas eh. Yung sakripisyo ng TBJ about doon sa Itbulaga, no? Pwede rin maging basihan yun ng korte. Siyempre sasabihin ng management ng tape, okay, kami ang ano niyan, kapitalista niyan. No? Hindi naman matutuloy ang programa niyan kundi dahil sa pangangapital namin. Oh, 'yun, siyempre pwede sasabihin 'yon, ganun. Kaya nagpatuloy 'yan. Hindi niyo rin po ba naisip na hindi magpapatuloy ang programa na 'yan kundi dahil din po sa TVJ? Kasi kahit gaano ngang karami ang perang ilabas mo, kahit lahat ng kayamanan mo, lahat-lahat ibigay mo dyan, ikapital mo lahat dyan, kung ang laman ng programang yan e walang kakwenta-kwenta at ayaw tangkilikin ng mga tao, wala ding mangyayari sa perang ilalabas nyo para tangkilikin ng mga tao ang programa na yan at yung pangalan na yan. Diba? Kaya tinatangkilik ng mga tao yan at kinilala ang pangalang Itbulaga dahil sa Tito Vic and Joey. Uulitin ko, dahil sa Tito Vic and Joey. Hindi makikilala yung programa na yan. At marami ang artista na nag-shine na nanggaling sa Itbulaga na hindi kilala dati dahil din yun sa Tito Vic and Joey. At meron pang nagsasabi na dapat pagpahingahin ang Tito Vic and Joey. Bigyan naman ng pagkakataon yung mga bago. Bakit nyo po nasabi yung ganun? Ang dami pong nabigyan ng pagkakataon ng mga bago ang Tito Vic and Joey. Uulitin ko, nandiyan si Alden Richards, nandiyan si Maine Mendoza, 'di ba? Ang dami pa. Ultimo nga sila Jericho Rosales eh. 'Di ba? Diyan galing si Raisa May Dizon, si Aiza Siguera, halos hindi lang 'yan, marami pa. No? So, nagbibigay sila ng pagkakataon. Si Jose at si Wally, nabigyan ng pagkakataon na makilala ng tao at mapanood at maibigay nila yung pagpapasaya sa tao. Kahit nandiyan ang Tito Vic and Joey, nakilala si Jose and Wally at pati si Paolo Ballesteros. Diba? So hindi po nagiging tinik ang TVJ sa programa na yan. Bagkos sila ang isa sa tumutulong dyan para makilala isa-isa ang mga host na yan. O baka magkatotoo kung buhay pa sila. Ang tatanda. Kung buhay pa sila, makakapag-celebrate sila ng 50 years. Grabe, no? 50 years na yung ano, yung Itbulaga. Okay, inamin ng Itbulaga host na si Paolo Contis na nasasaktan siya tuwing tinatawag na peke ang kanilang noontime show. Tama, di ba? Kasi alam natin ang original, yung TVJ na Itbulaga, no? So sila yung sinasabi. Maraming nagsabi, no, na peke. Ako wala naman akong pakialam kung peke. No? Pero, ang bilib ako sa'yo, Paolo, na mas nasasaktan ka, no? Pero, yung banat sa'yo na hindi ka nagsusustento ng anak, mas nasasaktan ka pa. Oy, na medyo personal peke, yun, ha? Yung Itbulaga sa Channel 7 kaysa yung binabanatan ka dahil wala kang sustento sa anak. Ito yung pilosopo na ano eh, na natural na pilosopo eh, no? Ako hindi ako makakapag-komento dyan about dyan sa personal na buhay ni Paolo Contis. No, kahit may malaman ako dyan o ano man, kasi iba ang personal na buhay. No, bilang ako isang reaksyonista, no, meron akong respeto at paggalang sa kung ano ang private ng isang tao. No, kumbaga tayo labas tayo dyan. Ayaw akong mag-komento dyan. So ang pinag-uusapan natin dito is ang ano, ang Itbulaga lang, TVJ at tape, ganyan, tungkol sa mga nangyayari at binibigyan natin ng reaksyon para maihatid din natin sa mga tao. Okay,
ang sinabi, meron pa siyang dinagdag doon eh. Ako, di ba? Mas masakit yun yung pagbintanga. Pagsabihan ka pala, hindi na pagbintangan dahil inaamin mo naman yata na wala kang sustento. Mas masakit. Inamin niya rin, di ba? Siya rin nag-amin yan. Mas masakit yung hindi ka nagsusustento. Ouch. O, pero may balik ulit dyan si Paolo eh. Ang sabi ni Paolo, yung pinagkamali, kamalian ko nga, nag-move on na. Sa mga bashers niya, makinig kayo sa mga bashers ni Paolo. Lalo ka ibabash niyan, Brad eh. Ito ang sabi ni Paolo Contis. Tungkol dyan. Saan galing yung galit niya sa akin? Okay sa akin ang constructive criticism. Especially, alam ko ang pinasok ko sa Itbulaga. I accept criticism na nakukuha namin because bagito kami. Bago kaming host, mahirap talaga yun. Pero saan galing yun? Hindi ako naapektuhan, pero para basahin mo yan, galit-galit yan. Nakita naman natin yung inis ni Paolo eh. Sa ano eh. Sa mga nambabash, 'di ba? Oh, 'di ba? Like niyan, nasisira ang diskarte, 'di ba? Sa pag-host nila sa Itbulaga dahil sa nangyayaring ganyan. Pero kung iba pangalan niyan eh, talagang hindi siya makakatanggap ng mga negatibo. No? Kaya tuloy pati yung personal life niya is nahuhukay na din. 'Di ba? Lalong sumasariwa imbis na palumana, nasasariwa na naman. 'Di ba? Dapat iniisip na nila 'yan eh. Ang daming nagiging hindi magandang feedback sa kanila dahil sa hindi pag-surrender ng pangalan na yan. Yun lang naman ang pulot dulo ng lahat eh, wala nang iba. Hindi raw siya naapektuhan sa bashing, napapagod lang siya. Okay, eto ang pinakamalupit eh. Yung pinagkamali ang kung nga, nag-move on na. Move on ka na rin siguro. Siguro si Rendo niyan. Alam mo, hindi lang isa nagbabas sa'yo, Paolo. Kasi ang problema sa'yo, pinangangatwiranan mo pa yung hindi mo pagbibigay ng ano, ng sustento. No? Natawa ka pa eh. Sabi ko, tawang-tawa ako. Hindi ko naman pera yung pinamimigay ko. Di ba yung kanina? Sabi niya. Pera ng Itbulaga yun, no? Mga tip. Tawang-tawa raw siya. Sa nagsabi na namimigay ka ng premyo pero hindi ka nakakapagbigay ng sustento. Alam mo, Paolo. Nakamove on na yung mga pamilya mo. Yun yung gusto mo sabihin. Alam mo, sana yung mga anak mo hindi napapakinggan yun. Sakit siguro pag ako anak niya, no? Nakamove on na nga sila eh. Nawala ako. Ang sakit niya, no? Yung kasikatan mo. Ganito na lang, Paolo. Hindi na mababalik yun. Sabi mo nga, nakamove on na sila yung mga nasaktan mo. Napagkamalian. Ganun yung term niya, no? Yung napagkamalian niya, nakamove on na. Bakit hindi pa kami makamove on? Pwede naman nagkamali ka nun. Tapos ngayon, na-realize mo na nagkamali ka talaga. Huwag na, mahirap na ibalik yung nakaraan. Ito pa yung... Tapos nagkamali rin siya sa ano? Sa pag-i-host. Lahat nagkamali-mali na. Pero ano, no? Parang bumalik lahat ng nangyari sa kanya, no? Diba? Parang ganun lang nangyari. So, kung may mga issue na ganyan sa pamilya, is parang bumalik. Yun nga, no? Ayoko magsalita ng salitang karma, pero eh, kumikita naman siguro siya dyan sa bagong programa. Ayun. Ano lang, tayong bilang mas nakakaedad sa'yo. Pwede naman ngayon eh, di ba? Kung hindi na may babalik yung nakakalungkot kung totoo po itong sinasabi na laos na nga raw si Willie Rebillame. Hindi naman tayo judgmental, pero may mga mapupulot po tayong aral dito. No? Lolit solis sa karera ngayon ni Willie Rebillame. Sa isang iglap, biglang naging laos. Binahagi ng talent manager at columnistang si Lolit Solis ang kanyang opinion ukol kay Willie Rebillame. Sa mga nagdaang araw ay laman ng balita ang wawawin host matapos itong makipag-meeting sa mga halusos at ang patiser nitong magbabalik na siya sa isang Facebook post. Sabi po ni Lolit Solis, nakakasad naman salbe. Mga nangyayari ngayon, para bang gusto mo na lang isipin, parang isang panaginip na lang ang mga nagaganap. Hindi mo akalain na ngayon, naghanap ng isang network si Willie Rebillame na kumukup sa kanya samantalang noon kasikatan niya para siyang hari o king na hinahabol-habol. Yan po ang sinabi ni Lolit Solis. Okay. Pero may nabalitaan ako, mga katunay ha. Ewan lang kung chismis o ano ha. Magbabalik nga daw talaga si Willie Rebillame. So kung chismis to, ano, wala pa naman tayo. 'Di ba? Pero ito yung umuugong, no, may nagbabalita na ganito na si Willie Rebillame daw
eh sa TV5 din pupunta. No? Bali parang makakasama ng TVJ si Willie Rebillame. Hindi makakasama sa EAT ah. Parang ano, may EAT siguro sa noontime at panghapon uli si Willie na naman. May posibilidad daw na gano'n na mangyari na ang wawawin eh mapunta sa TV5. Ba? Kung tutusin, kung mapunta talaga si Willie Rebillame sa TV5 at nandudoon ng TVJ, talagang magiging undefeated sila niyan pagdating sa ganyang mga klaseng programa. Dahil alam naman natin, kahit naman papaano, marami din naman tumatangkilik at nagmamahal kay Willie Rebillame. No? Kasi sa tingin ko naman, no, hindi rin naman siguro papayag si Willie Rebillame na pumunta sa GMA 7 o ilagay siya sa GTV. Diba? Tapos makakatapat niya is yung programa ng Showtime. Kung sakasakaling maglapse yung new EB, no? Kung sakasakaling maglapse sila at mawala. Kung sakali lang, no? Hindi ko naman sinasabing mawawala yung mga hindi. Kung maglapse sila is maaaring, sige, palit si Willie. So, syempre si Willie, alam naman natin eh, may prinsipyo sa sarili yan. No? Syempre, iisang istasyon tayo tapos tatapatan niyo programa ko. 'Di ba? Maaaring magsalita siya ng ganun. 'Di ba? Hindi katulad kapag sa TV5 siya nagpunta. Kasi si Willie naman parang hindi na rin nakikipagkompetensya eh. Ang gusto na lang din ni Willie is magbigay tulong sa lahat at magbigay din ng saya. Kaya sabi nga ni Willie, kahit hapon naman wala namang problema. Pero kung talaga makikipagbakbakan si Willie sa noontime show at tatanggipin niya yun sa GMA7 o sa GTV siya ilalagay, ay talagang kompetensya pa din talaga. Pero yun ang susubaybayan natin kung saan mapupunta ang wawawi ni Willie Rebillame. Siyempre, hindi natin ano, no? Parang mahirap paniwalaan kung totoo yan na wala na talagang kumukuha na network kay Willie Rebillame. Parang ang hirap ano, no? Nasaksihan natin mula ayon kay Lolit Solis, no, mula sa pinag-aagawan ng mga network hanggang sa bigla ka mawala. Ang hirap talaga ng ano, no, bypassin ng isip eh. Nang sa showbiz, no. Minsan sikat ka, parang habang sikat na sikat yung tao, parang walang katapusan, no. Kaya swerte yung mga tao na kayang tanggapin ngayon pa lang na darating ang panahon na mawawala sila. Mawawalan sila ng kasikatan habang sikat sila, nakapag-ipon, nakapagpundar ng maraming ari-arian, no? Pero sa Willie Rebillame, alam ko maraming ano yan. Maraming ang pundar. Maraming na ipundar na kayamanan naman. Kung kaya nga parang okay ngayon kay Willie na kahit hindi siya gano'ng nagtatrabaho eh. Marami nang napundar yan. At saka iilan lang naman ang anak ni Willie, hindi naman marami. Di ba? Ali, natotoo yung sinasabi ni Lolit Solis na osla na si Willie. Talagang gano'n ang buhay. Ayun, natatignan natong ngayon ang video na nagmula kay News PH at syempre natong ngayon natin ang boses na yun kay Sir Badong Arateles. Bisita rin kayo sa channel ni Sir Badong at kayo ay mag-subscribe din sa kanyang channel. Suportahan nyo rin ang kanyang mga komento at kanyang mga opinion na ibinibigay. Ayan, yung sinabi ko kanina tungkol dun sa naaninugang ko na si Willie daw ay mapupunta sa TV5 is ano pa lang yun? Chismis matching pa lang yun. No, pero maraming nagsasabi na ganon. May mga naglalabas ng mga posts na ganon. No, pero hindi pa natin alam. Sila pa rin ang nakakaalam niyan. So abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata, mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.